sinatawa ng kabataan estudyante. Nag-iisa kami sa inyong mga protesta. Lahat tayo ay naapekto sa presyo ng langis. Sa bawat pagtaas ng presyo ng langis, tumataas ang mga presyo ng bilihin. Sahod! Itaas! At sino ang may pakalaan sa pagtaas ng presyo ng langis? Sino ang nagmamayari? Ang mga kartel na kontrolada ang mga industriya ng langis? Ibagsa ang kumakontrol ang industriya ng langis! Ibagsa! Gagawin mong hotel itong bahay natin. Eh, kailan ka papipirmi sa isang lugar? Ayoko na sabihin sa'yo na kababae mong tao, wala kang address. Dahil ganyan din ako nun eh. Kaya nga, nabuntis na ako sa'yo, 16 anyos pa lang ako. Kalimutan na natin yun dahil that's a thing of the past. Ang ayoko, yung hindi ko nalalaman kung nasan ka, nawawala ka ng kung ilang linggo, hindi ko na alam kung nahuli ka ng militar o ano, pagkatapos isipot ka rito, magpapalaba ka ng maduming damit. At huwag mong sasabihin sa akin yung mga collective mo na yan, ha? Galing na ako dyan. Ang gusto kong malaman ngayon, ano ba talaga ang balak mo sa buhay mo? Ang ayoko sa lahat yung nakikitulog ka na lang dito! Oh! Sino mo to? Melinda! Oh, ikaw nang bahala dyan, ha? Oh, so paano? Alis na ako. Yeah, Mel, alis na Rosie, Nanita. Oh, ingat ka. Sige, magkita na lang tayo sa rally. Ingat. Ingat ka, ha? Sige. Salamat. Akala ko ba, uuwi ka sa inyo ngayon? Eh, sinermo na naman ako ni Ermat eh. Nilayasan ko nga. Di ba kasama sa FQS ang nanay mo? Hindi dapat naiintindihan niya yung mga ginagawa mo. Nag-mellow out na nga eh. Wala siyang ginawa kundi mag-rebulto. Si Mami, ang dami niyang pinasukan pero... Nag-flower child, nag-performance artist. Ano ba nang ginawa niya? Naging involved siya sa mga kilusan. For 4 years! Binuhos niya ang buong buhay niya sa kilusan. One day, na-disillusion na rin siya nang minsan ay makilala niya isang macho leader nila. Oh. Ang bababa ng tingin niya sa kanya, porket ng babae siya. At ang petty works, pinapasa sa kanya. Nagko-complain siya, wala naman nakikinig. So, nag-resign siya. Rose? Okay ba talagang matulog ako dito? Baka biglang may duman na tao eh. Wala! Alam mo, hindi na ginagamit tong headquarters na to. Inabandon na nila kasi mainit daw. Pero alam mo, no, isang araw, meron ahente na encyclopedia katok ng katok dyan. Palagay ko, ahente yun. Men. Gusto ko na muna sana mag-lilo. Bakit? May boyfriend ako eh. Kasama. Boyfriend? Oo. Kinasasilosan yung trabaho ko eh. Aww! Bakit? Eh, akala ko hindi ka na magkaka-boyfriend eh. Sa pag-isnap-isnap mo sa mga lalaki, hindi ko akalain na makahanap ka ng katapat mo. Loka, eh, masarap magmahal eh. Love is in the air. Kaya alam mo, Min, nakakalimutan ko na muna yung bayan-bayan. Me, I'm proud to be a Filipino. I'm sorry. 10 years from now. Ang dalto! Bumukong kayo! Ay, mga kayo! Kaya pito! Kaya pito! Kaya pito!
Ikaw si Rose lang to? Hindi. Ako. Nakikitulog na siya dito. Ikaw ba ang founder nilang galing Maynila? Nasaan ang mga dalamong dokumento? Padala ka ng Central Committee, ano? Hindi po. Wala akong alam. Nakikitulog lang ako dito eh. Sinsipo ang mga librong to ah. Mga komunista kita to, ano? Baka naman nag-o-orgy kayo dito. Sige, turo mong mga libro. Huwag mong pilinin kung ayaw! Baka naman gusto mong ikaw lalang! Hindi. Sir, meron kayong search warrant? Meron ba kayong warrant na pares? Wala. Hindi na namin kailangan. Nasaan ang mga iba niyong kasamahan? Ituro niyo na sa amin kung saan nakatago ang mga baril. May Xerox machine pa kayo. Guys! Kapatan! Kapatan! No!
Ron! Okay ba yung kareche yung isang linggo? Bago na naman, oh. Baba! Uy, baba! Kaya naantayin nyo dyan. Tama, kayo na bahala dyan. Naaalala ko yung mga kamay nila. Ang gagaspang. Kung anong ginagawa sa katawan ko. Nakakadiri. Ang bababay talaga nila. Talaga mga baboy sila. Gusto kong kumanti! Sana mamatay silang lahat! Yung pinagdala na sa atin, pinipilitan kong isipin kong nasaan eh. Suspecha ko sa Camp Aguinaldo. Kasi parang may naririnig pa akong mga heavy traffic sa labas, tsaka mga caller sa jeepney. Rose, kamusta ka na? Anong ginawa nila sa'yo? Anong ginawa? Pinahirapan ka rin ba nila? Mas maswerte ko sa'yo, Mel. Bakit? Ininterrogate lang nila ako. Sinubukan nga akong galawin ng mga sundalo eh, pero nagagalit yung colonel. Kaya hindi nila ako nagalaw. Tsaka sabi ko sa kanila, may period ako. Minudugo ako, kaya natakot sila. Hindi nila ako na-rape.
biniblame ko ang sarili ko. Kung hindi kita inaway noon, ako nagtaboy sa'yo eh, kaya ako nahuli. Wala akong may kasalanan sa ating ina eh. Tago mo muna to. Baka may kailanganin ka. Kung meron ka pang kailangan, sabihin mo sa akin, dadalhin ko next time. May nakontakt na akong lawyer. Follow-up namin sa krami yung kaso mo, ha? May huhulog akong papel. Ihulog mo ang bag mo sa lupa. Huwag mo na, huwag mo na magpalata. Tapos, pag-pick up mo, pati yung hinulog ko, kunin mo. May nagbabanta kasi sa akin, military. Anong ihulog mo? Napidabit. Statement ko sa mga nangyari sa akin. Padala mo sa mga samahan. Please. Kayo na, bilis. Nauna na ako. Sumahan kita sa labas. I'm okay. Yung hayop na opisyal na nang-rape sa akin. Huwag na huwag ka magpapahatang na kilala mo siya. Magbasa ka kung niyara para hindi ka makatata. Halos hindi ko na kaya nang basahin ang affidavit mo, anak. Mga tao pa ba sila? Gusto kong mag-come out in the open, Mami. Gusto kong ma-expose ang lahat na nangyayari sa akin. Gusto kong gumanti. Ayaw kong mangyari sa ibang nangyari sa akin. Paano? Baka may tumulong sa akin na human rights lawyers. Diba? Baka may national or international. Ewan ko ba. Para may makakaso tayo to laban sa kanila. Gagawin ko, Mami. Ewan ko ba. Ewan ko rin. Hindi ko alam kung tama ang desisyon mo. Delikadong panahon yun. At kung sakasakari magkakaso ka, are you willing to be raped again in court?
Mag-iingat ka. Ikaw din, ha? Huwag mong pamabayaan ang sarili mo, ha? Yung mga alaga kong tanim doon, ikaw na maalad nun, ha? At saka, sa'yo na rin yung mga gamit ka naiwan sa kwarto. Sana sa susunod, kayo naman ni Daniel marilis. Eh kung na-release ka eh, di lalo na ako. Di ba sabit lang ako? Sector siya. Hi. Sige, salamat. Okay lang bang makita ko yung mga drawings mo? Hindi. Para sa akin lang po. Kamusta na? Ito. Taga-tahanan ng pag-asa ko. Paano ko ito may explain? Tumutulong kami sa mga babaeng nakaranas ng
tulad ng naranasan mo. So, lahat ng mga nakaranas ng violence against women, pwedeng dumulog sa amin. Ano? Patingin naman ang drawings mo. Kasama, si Ninoy, tinatay. Buksan niya ang TV! Buksan niya ang TV! Teka. Diyan nagkamali si Marcos. Yan ang umpisa ng kanyang downfall. Paano? Ingat mo, Linda. Mag-iingat ka. Ingat. Kaya mo to. Ingat. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Sa kursilyo. Tignan mo po. Saka na ho. Meron kaming manyanita sa linggo. Sumama ka. Titignan ko. Alis na ako. Tutuloy na ako. Ganyan ka na lang? Huh? Eh, hindi ka man lang nagsuklay, ah. Okay. Saka, yung tamit na yan, sugot mo pa yan kahapon. Tignan mo nga ang sarili mo sa salamin, anak. Mami naman eh. Tigilan nyo nang kaasikaso sa akin. Wala naman akong sakit eh. Strong. Bahala. Sige ho. Kailangan mas handa tayo ngayon. Mag-a-assign ako ng bibili ng gas mask para sa tear gas. At saka maghahanda ng mga panyong merong tubig. O, sino sa inyo? O, sige. Ikaw na lang, Noel. Tapos, bakit yung huling mobilisasyon natin, yung mga marshal pa natin ang una ng sitakbuhan, nakakahiya! Uy, si Melinda!
Worried na worried kami sa inyo, ah. Kumusta ka na? Okay lang. Mukhang may rally kayo, ah. Oo, laban sa US bases at nuclear power plant. Sasama ka? Yun ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito, eh. Gusto ko munang mag-resign sa grupo. Papala ano? Muna ako sa inyo. Bakit ang ha? Eh, hindi ko pa kaya magtrabaho eh. Mali ka, Mel. Dapat mas involved ka. Para malimutan mo nangyari. Marami pa tayong gawain. Mel, ang personal dapat kinakalimutan. Huwag na naman. Paano ko makakalimutan to? Eh, dala-dala ko to eh. Eh, hindi naman ako ba to, no? Sorry, Mel. Wait a minute. Sorry, Mel. Melinda! Rose! Matikilig na kita nakilala! Ano ka nagdago ako sa sarili mo? Pagkala! Hello, the new Rose! Oo po, opo. Ano, kamusta ka na? Anything? Nagda-diet ako eh. Alam mo na, nothing with carbohydrates sa katabayan. Galing ako sa opisina. Sabi nila, hindi dito ka, kaya pinuntahan kita dito. Naniligarilyo ka na rin. Kailangan eh. Matagal na kitang pinagtatanong sa iba eh. Walang nakakaalam kung nasan ka. Galing ako ng Cebu. Doon ako naglalagay. Anong ginawa mo doon? Beach! Bakasyon! Actually, may boyfriend ako doon. Eh, siya yung may-ari ng isang resort doon. Alam mo, macho-macho. Tsaka, dalawang boyfriend ko ngayon eh. Yung isa nga, business executive. Di ba? Anong nangyari doon sa... Sino nga ba yun? Si Vic. Wala na yun. Ano, nag-break na kami. Paano? Suspecha na suspecha. Tanong na tanong kung ano daw talaga yung nangyari doon sa kulungan. Eh, hindi makakope up eh. Ang kulit-kulit. Eh, ang sabi ko naman sa kanya, wala naman talagang nangyari sa akin. Ang sabi ko sa'yo, meron, pero sa akin, wala. Sorry ah. Okay lang eh. Alam naman ang lahat eh. Anong ginagawa mo dito? Wala, may kinukuha lang akong data. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Yung kaibigan ko nanghanap sa akin ng libro. Eh, tagal-tagal isa oli, ang kulit-kulit. Ang laki talaga ng pinagbago mo, Rose. Siyempre, nag-gym ako ngayon. Inaalagaan ko talaga yung sarili ko, you know? We owe it to ourselves, di ba? Bakit, Rose? Rose, bakit? Natapunan ako ng tinta kanina. Wala naman eh. Ha? Wala naman tinta eh. Hindi, may parang konting natira. Si Danny, may balita ka ba kay Danny? Nasa Davao. Active yata sa mga cooperatives. Well, kanya-kanyang buhay, di ba? Isulat mo nga yung number mo. Bigyan mo nga sa akin yung number mo. Mahirap kasi ako kontakin mails eh. Sige na, Ro. Hindi, alam mo naman ako. Fly ako doon, fly ako dito, kung saan ako nagpupunta.
Kung gusto mo ako na lang ako kontak sa'yo, dati yung number, di ba? Mag-usap naman tayo minsan, no? Pero hindi yung katulad nito. Oh, sige! We owe it ourselves, di ba? Paano, Mels? May appointment pa ako eh. Nagmamadali ako eh. Pwede na lang kita, ha? Ay, you look good. You look good. Sige, bye-bye. Iba-iba ang problema nila dito. Ang iba sa kanila, na-rape din ng military. Hindi na naka-recover. Ang iba naman, biktima ng incest. Inabuso ng ama, minsan pati ang ina, wala na rin magawa. And then, we also have battered housewives. Ginagawa namin ang lahat ng magagawa namin para matulungan sila. Pero in the end, sila rin ang tumutulong sa sarili nila. Kung makatulong. Ito nga pala si Lito, kasamahan din namin, si Melinda. Kamusta ka, Melinda? Karamihan sa mga nagpupunta rito, ayaw nilang mahawakan sila. Kasi naging source of violence para sa kanila ang kamay ng ibang tao. So gusto namin, sa pamamagitan ng touch therapy, na makita nila that the hands can also be a source of love, of healing. Katatayo lang namin itong tahanan ng pag-asa at marami pa naman na hindi nabubuo. Pwede ba ninyo ako matulungan? Turuan niyo ako, gusto ko makatulong. Of course. In your case, meron ka pang advantage dahil nadaan mo na. Alam mo kung ano, alam mo kung paano. Although it can also be a disadvantage, pero hindi ka naman detached eh. And you might project your own experiences sa ibang tao. At pwede mo ring pagsabayan ng pag-heal sa sarili mo habang tumutulong ka sa iba. Gusto kong sumali. Masali ako. Hindi mo pa, konti pa. Yan, dahan-dahan. Kailangan mahanap mo kung saan ang gagaling yung sakit. Sige, tuloy mo. Yan, next time, patuloy mo yung kukumo masyado mahaba. Yan, hanapin mo kung nasaan yung sakit. Melinda? Sige, tapos mo. Uyaan mo. Okay lang yan. Tapos mo. Ugh!
sigurado ka na ba dyan sa desisyon mong yan? Oo, Mami. Kilala mo ba kung sino ang iyong ididimanda? Nakita ko yung mukha ng isa sa kanila. Yung Major. Alam mo, of course, na madyadyaryo ka. Na mabubulat-lat lahat ng nangyari sa'yo. May mawawala ba sa akin? Nang ginawa nila sa akin yun noon. Pagiramdam ko, dumi-dumi ko. Anak, bakit hindi mo nalang kalimutan ang lahat? Naiintindihan ko ang nangyari sa'yo. Hindi mo naiintindihan eh! Paulit-ulit lamang na mangyayari sa'yo yan. Paulit-ulit kang marirape. Lalong hindi mo makakalimutan ang nangyari, anak. Mali! Kapag hindi ako nagsalita, paulit-ulit mangyayari yung nangyari. Dito sa loob. Lalong hindi ako makaka-recover. Ang hinihingi ko lang sa'yo eh, yung suporta niyo eh. You know, I will always be here for you. Hello? Ikaw, malandi ka. Hindi mo alam kung ano mabuti para sa'yo. Magsisisi ka sa mga ginagawa mo. Ilang na mga araw mo? Sino to? Akala mo matatakot ako sa mga banta mo? Lumantad ka kung matapang ka! Sino yun? Wala. Yung mga wrong number eh. Kung ano. Bastos na ewan ko ba? Mels, balita ako. Binastid mo daw si Lito. Hindi naman. Hindi pa kasi ako handang pumasok sa commitment eh. Ay naku, Mels. Kailan ka pa magiging handa? Look, ang na-rape sa'yo ay ang physical body mo. Pero you can transcend that. Mels, makikinig ka ba sa akin? Huwag kang ma-offenda, pero meron akong napapanin sa'yo. Minsan, nagiging crutch ng rape victim ang pagiging rape victim niya. Takot siyang mag-venture into a new personality. Kaysa maghanap siya ng bagong identity, okay na lang sa kanya yung dati niyang image. Nasa-stuck na siya doon. Salamat, Mina. Bakit? Hindi ka natatakot kagalitan ako. Oh,
Ano naman ginawa sa... Anong ginawa mo sa katawan mo? Eh, hindi na naman kita nakilala eh. New age, Mels! Ikaw talaga hindi ka in. Halika, pasok ka! Totoo bang nag-enroll ka na naman sa UP? Oo, halika, upo ka dyan muna ha. Nag-enroll ako, pero alam mo, after a few months, nag-drop out na naman ako. Paano? Inaantok ako sa mga professor namin. Wala silang ginawa kundi i-reminis yung mga FQS days nila. Kaya yun, nag-drop out ako. Pero Mels, alam mo, nag-enroll ako sa bagong course, Spiritism. Maganda! Ano yun? Mind consciousness, mental expansion. Kasi alam mo, hindi natin na-realize noon. Ang dami-dami pala sa paligid natin na hindi natin nakikita at saka nalalaman. Kaya yun, alam mo, mula nung nag-enroll ako doon, pakiramdam ko nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Passing fancy lang yan, kilala kita eh. Oy, hindi ah. Ay, nagpagawa pa ako sa kanila ng chart. Tapos na-discover nila na nung past life ko, Egyptian princess ako. Tapos yung isa naman, slave sa American Civil War, ganyan. Tapos, ito nakakatawa, goat ako sa India. Diba? Mabuti pa ang kambing, no? Damulang kontento na. Ay, pero alam mo, Mels, sinasabi pa nila na meron daw tayong mga ibang beings na hindi nakikita sa paligid natin. Na merong ibang forces. Tapos sabi pa nila, sa surroundings natin, yung mga beings na yan, nakikiramdam din sa atin. Rose, ang weird-weird mo na. O ano? What do you think? Ang ganda na ng apartment ko. Alam mo, 6,000 lang to. Yung kalahati na pinagbabayad ko, kinukuha ko dun sa alawa sa pinadadala ni Mami sa abroad. Yung kalahati naman, yun, yung binibigay sa akin ni Daddy, pero sulputlitaw yun sa buhay ko eh. Diba kasi naman tinitiis ko yung pag... Ano yan? Paghilik-hilik ng roommate ko. Kaya yun, lumipat na ako. Ano yan? Yung salig mo? Ito? Namumula eh. Hindi, wala yan. Sabi nila skin eruptions. Pero ang pakiramdam ko dyan, cleansing lang. Nagpunta nga ako sa dermatologist ko eh. Kaso wala raw sila magawa. Kaya yun, hinihintay ko na lang mawala. Gusto mo magmerienda? Anong gusto mo? Miski ano? Nakalimutan ko, soft drinks lang pala meron ako. Hindi kasi ako masyado nag-gusto ko mag-call dito. Gusto mo mag-order tayo? Rose, salika nga dito. Nahihilo na ako sa iyo eh. Mag-usap tayo dito. Pasensya. Kanina ka pa eh. Mabuloy. Nalang tapang-tapang mo, no? Ha? Nagdemanda ka pa? Minsan yan, nabasa kita sa dyaryo eh. Di, paano yan? Lahat ng mamimit mo, alam yung nangyari sa'yo. Di ba dapat ganun nga? Ikaw, Rose, pwede ikaw magdemanda. Ano yung demanda ko? Wala naman nangyari sa akin. Miss Center, tutulungan ka namin. Wala naman. Wala akong aaminin, no? Rose, bakit ayaw mo pang aminin? Ano maaminin ko? Bakit na-concern ka na paaminin ako na yung nangyari sa'yo, nangyari sa akin? Hindi ako ni-rape, hindi ako nagalaw ng mga sundalo, hindi nila ako nababoy katulad mo. Kaya pwede ba tigilan mo na yan? Rose... Mel, bakit masyado ka focus na focus sa pagkaka-rape mo? Nagdemanda ka ba? Bakit taligay mo paniniwala ka kanila? Papipestahan ka na naman ngayon yung mga kasamahan natin. Gagamitin lang nila yan para meron silang bago ipaglaban. Siguro karma-karma lang naman yan eh. Siguro ikaw meron kang ginawa na kasalanan ng past life mo. Kaya yan, pinarurusahan ka ngayon. Ako, wala akong ginawa ng past life ko. Kaya walang nangyari sa akin. Hindi ko pinagsisisihan ang mga ginagawa ko ngayon. Ganon? Eh bakit yung nangyari sa'yo? You carry it around like a badge. You've become so righteous as a victim na sinasabi mo sa lahat na, hey, look, I'm a victim! I'm a rape victim! Hindi totoo yun. Pinapakita ko lang na kahit na na-rape ka, hindi ka destroyed. Na you might even be better than anyone else na wala naman silang ginawa sa mga buhay nila. Well, huwag mo akong isali doon. Rose...
I better go. May appointment pa ako eh. Prayer meeting sa bahay. Pinangako ko kay Mami na a-attend ako eh. Saka na yun. Pwede naman siguro ah. Sa ibang araw yun, di ba? Tayo? Wala yun. Okay lang. Ay, naalala mo ba si Nenita Velasco? Yung, yung babaeng nakatakas sa raid kasi umuwi siya sa bahay nila? Yung gabing yon? Ah, oo. Pero hindi ko naging ka-close katulad mo. Pinapupunta niya ako sa bahay nila eh. Kasi nag-asawa na siya. Ipakikilala niya raw ako dun sa asawa niya. Eh, humandil sa bundok. Alam mo naman yun, di ba? Masyadong committed. Pero ngayon, R&R na sila mag-asawa. Kasi gusto niya magbuntis. May kainan. Ano, sama ka? Huwag na hindi naman ako imbitado. Mamaya sabihin niya, nagsasama ka ng hindi imbitado. Ako, okay lang yun. Huwag na. Sige. Visitahin mo na ako dito. Kamusta ka na? Ikaw, kamusta ka na? Pakansin mo ba ako? Tawaw kay sasama ko niya mag-disipin lang! Nalito! Tawaw kay sasama ko niya! Mel,
iiwanan na. Huwag mo akong iiwanan na. Men, huwag mo akong iiwanan. Iiwan. Tana. Huwag mo akong iiwanan. Magkakaya natin to. Pareho tayo. Hindi. Hindi tayo pareho. Masama ako. Paparusahan nila ako. Paparusahan nila ako. Ayoko namang gawin eh. Aso kailangan. Kailangan kong gawin. Mel. Mel, pinaboy ko ang baby. Pinaboy ko ang baby ko. Ano-anong gamot ang ininom ko? Ano-anong ginawa ko para makunan ako? Mel. Mel, ang baby ko! Ang baby ko! Ayaw ko kasi magkaanak na anak ng rapist eh! Anak ng baboy! Anak ng baboy! Mel! Baboy! Baboy sila! Are you sure gusto mo nang uwi? I can stay here. Hindi, okay na ako. Ay, tama na yung drama yun for the night. Sigurado ka bang na-report mo sa TFD yung pagkahuli niya ni Nita? Melts, alam mo, may feeling ako. Kahit magulo pa rin yung mga nangyari sa paligid, kahit maraming napapatay na uhuli, palagay ko, kaya ko na. Everything will be alright, diba? Just like old times. Yung tayo magkaibigan. We'll show them, right? Thank you. Yeah. Thanks, Mel. Even uncut operation of the
Basta they found her dead sa sala. I don't understand. Akala ko ba okay na siya? Ano ba ang tama sa mga akala mo? Huwag mo sa akin ibuhos ang galit mo. Kung may nangyari man sa kaibigan mo, desisyon na yun. As far as I'm concerned, sayang ang buhay niya. Sino ba kayo para magsabi kung anong dapat mangyari sa buhay ni Rose? Kayo? Ano bang ginawa niyo sa buhay niyo? Hindi ba ninyo sinayang? Mel. Ang bilis-bilis niyong maghusga. Pero kayo puro iwas. Puro ayaw ng commitment. Naging aktivista din kayo noon. Nakakita kayo ng suffering at oppression noon. Pero anong nangyari sa inyo? Binaol niyo na lang yung mga commitments niyo. Nagdaan na ako dyan, Melinda. Tapos na ako dyan. Sana maintindihan mo na meron din akong sariling process. Meron din akong sariling mga paniniwala na kailangan para mabuo ang sarili ko. Bakit hindi ko siya tinulungan? Bakit ko siya pinabayaang umalis?
rioters ringed the streets around the heavily guarded presidential palace, Marcos, with his wife Imelda at his side, took the oath and told his followers he would overcome the growing opposition to his 20-year regime. Then Marcos and his wife joined their supporters outside, but the appearance was to be their last as the first family of the Philippines. After day-long conversations and negotiations, the new government TV station confirmed that Marcos had resigned. Mami, si Marcos, alis na daw! Ha? Mr. Marcos has left this country. Ah! Yes! We have been brought under the U.S. Air Force Base outside the capital. Yay! Magandang umaga po. Ako po si Melinda Lonto na magsasalita para sa aking mga kasama. Narito po kami para sabihin sa inyong sasali kami sa pagpa-file ng class 2 laban sa nakaraang gobyerno. Marami pa rin po kami mga kaibigan at maging mga kamag-anak na tumatawa at bumabatikos sa mga ginagawa namin. Pero gusto lang namin po ipakita na kasama po kami sa mga biktima ng human rights violations. At kasama rin po kami sa mga lalaban. Akala po natin ay habang buhay nang maghahari sa atin ang dictatorship. Pero kaya po pala natin labanan. Pero unang hakbang lang ito. Marami pang labang darating. Ang importante, nalaman natin na kaya pala natin. Hindi po sapat ang rape o pagpatay. Hindi po sapat maski anong uring pang-aapid kung tayo ay sumunod.